Okay, so malapit lang pala tayo dito. Andito ako, Victoria. Ano yung Victoria? Saan yun? Victoria City, Negros Occidental. Oriental lang yun. Oriental lang ako. Di ba dumagite ka? Hmm. Ah, malapit lang yun. Isang oras lang na biyahe yun. Pero wala ako doon ngayon. Saan ka? Dati taga Dumaguete. Dati taga Dumaguete ako, ngayon wala na doon. Pero saan ka ngayon? Ilocosor ako, Ilocosor, Bigan. Ah, malapit. Ba't napunta ka sa Ilocosor? Business woman yan, sir. Tatlo resort yan sa Ilocos, sir. Ang dami mo kapal. Ano no? Sabi mo pa, dami mo husband. Ano sabi mo? Sa dati niyang husband, sir. Kasi taga doon po yung asawa niya dati. Tapos siya namatay, pinagmana sa kanya yung tatlong resort. Siya yung nagmamanage ngayon. Pero din niya kaya, kaya naghanap siya ng sweetheart. Pang ilang join na ho yan dito, kaya alam ko yung kwento niyan. Ako na sasagot kasi malabo signal niya. Ngayon po, naghahanap po yan na makakasama niya ho doon mag-manage ng mga resort niya. Yun po yun. Ikaw, sir, ilang taon ka na, sir? Ilang taon ka na, sir? 57 na po. Mag-58 na ako sa July. Ikaw. Oh? Oo. At 46. Ay, bata pa. Bata pa ba yung 46? Bata. Tapos para sa akin yun. Ang trabaho niyo, sir? SW po ako. Hindi ko lang po ngayon. Ah? Yung kasi nag-attend ako ng alumni. May 15. Palakas. Pero wala ka na doon ngayon. Palakas, lakas ng busis. Ah. Wala ka na ngayon doon. Hindi ba ako maririnig? Naririnig kita. Si Boy po ang mahina, ma'am, na boses. Ikaw malakas. Active. Malambing masyado si sir. Ilonggo kami, Ilonggo. Tribe Ilonggo kami. Cebuana ako, Cebuana, Ilocano ako. Ay, hindi ka pure na Ilocana, Cebuana ka, taga Dumaguete ka kasi, di ba? So ngayon, actually andito ako sa kapatid ko. Saan? Sa bahay ng kapatid. Dito sa Victoria, sa Juan din, sa lugar nila. Ano ka, nag-asawa ka na before? Natural, meron ako asawa at mga anak din. Saan asawa mo ngayon? Wala na natin banggitin yan kasi baka talagin, ano? Pareho tayo. Huwag kang maniwala sa ano, huwag kang maniwala sa kalag, hindi yan totoo. Sa aking kabagay, pero kung minsan... Pagpatay na yung tao, wala na yun, hindi na yun. Pero kung minsan, na nangyayari din kung minsan, kung mayroong mga... Hindi lang intindihan. Eh, guni-guni lang yun, hindi yung totoo, sir. Wala pang napatay na nagpapakita sa akin. Natural, totoo yun. Wala ka naman talaga, pero yung kaluluwa ng tao, hindi mo man naman makikita. Ilan ang anak mo? Actually, lima. Ikaw. Lima din. Ang dami. Sipag mo. Pareha pala tayong masipag, no? Oo, masipag kami ng asawa ko araw. So, ngayon ano na yung status ng mga anak mo? Or are stable? Ngayon dalawa. Hindi, mga maliliit pa. Ay, mga maliliit pa. So... Buntok ko, 9 years old. 6 na, oo. So, ang panganay ko, nasa 40 na rin. Tatlong babae. Okay. Tatlong babae, dalawang lalaki. Bunso ko, lalaki. So, panganay ko, 40, 38, 34, 31, and 26. Ilang taon po kayo nag-asawa, sir? Ako naman, panganay ko. Alam mo, DJ, nag-andi na ako nung high school ako. Tuloy-tuloy lang ang tabaang kwang ko, ang pag-aaral. O, ilang taon? Third year ako, fourth year. I think fourth year yata. Mm. Ganun, mga 16 or 17 years old. 40 na ngayon panganay mo? Oo, mag-40 na siya ngayon, December 1. Hindi, ilang taon ka na ngayon? Mag-58 na ako sa July 12. Mm,
Eh, babalik ka pa ng ano, bilang OFW. Kasi aram ko boys ako, aram ko boys. Hindi ka na babalik ah. Kailangan. Kaya pa siya hirap magtambay ka sa bahay mo, wala kang may ginagawa. Kali ka na lang magpanya. Hindi si Madam Mirlin nga naghanap ng maasawa at wala siyang kasamang magmamanage ng mga resort niya. Asawa, yun na, may asawa. Naghahanap din ako ng maglulusong sa palayan, sir, kasi wala din may maglulusong sa palayan. Yung asawa mo, pag nagkasawa ka, palusungin mo sa palayan? Good naman. Ano yun? Hirap kaya ng palayan. Ayan, umiwas ako sa Bisaya kasi palayan yung ano dun eh. Ayaw ko. Kung ano man ang pinanggalingan ko, ganun pa rin. Hindi ko nilalalayasan yun kasi dyan ako lumaki, dyan ako gumanon, ganun. Ganun din ako. Ako nga, lumaki ako sa katubuhan eh. Hindi ako nagbabago kung ano ang pinanggalingan ko hanggang ngayon, ngayon pa rin ako. Actually, mga anak ko may mga trabaho na all are professional na sila lahat. Yung bunso ko na sa barat ko, ganun na sila. Pero, kapol, kung ano man ang pinanggalingan ko, kung ano man ang kinakain ko, as usual, ganun pa rin. Hindi ako nagbabago kung ano man. Kasi alam mo, mahirap pag bumago ang kung ano ang pinatatayuan mo sa ngayon at baguhin mo. Mahirap yun. Bakit, sir? Bakit? Kung ano ang pinagmulan, kung anong pinagmulan mo, steady ka lang. Kasi mahirap talaga yan. Bakit, sir? Bakit? Yung iba nangangarap, nangangarap na umabot pangarap nila, ikaw gusto mo mag-steady. Bakit? Okay, so ako sasabihin ko sa iyo, hang, totoo. Ah, dito ako sa kapatid ko. Pupunta lang ako dito. Nagbukas yun kasi alas no 15, nagpang kami ng alumni, so nag-attend ako. Actually, taga Bukid nun ako. Ilonggong dako ako, taga dito talaga ako. Doon nga ako nakapundar. Basta doon lang ako nakapundar kasi alam mo naman ang Negros, wala kang makukuha ng makupundas doon ka dito. Diba? No. Diba? So, hindi naman tayo naging kung ano, medyo nakakuan ko kunti ah. Dahil, ganun ba? Matagal ka ng balo? Yes. Elementary po lang yun. Malag high school po lang ang panganay. Hindi. Mula nung nabalo ka, hindi ka nagkaroon ng... Focus ko yung mga bata. Hindi. Kahit girlfriend, hindi ka nagkaka-girlfriend? Sa labas lang ako. Kahit isang beses? Kasi sa Saudi ako, doon lang ako nga sa Saudi. Focus ko yung mga bata na makatapos. Yun lang. Yun lang ang pangarap. Na makatapos lang. Kasi lima sila eh. Buti lang kung mga isa, dalawa, medyo kwad. Mabigat ngayon, yung lima. Ngayon nakatapos na. Impresyado ka ng mag-ano. So hindi naman natin pinipilit ang sarili natin yan. Ganun. Kaya ang kusa lang ang dumating sa atin. So, yun lang kung kusa yun ang matatanggap natin. Kung pipilitin natin ang sarili natin. Parang mabigat yun, no? Walang kusang dumarating, sir. Hindi kusang dumarating ang pag-ibig. Ako kasi naniniwala ako sa sinasabing kusa dumadating. Ganun. Huwag mong pilitin mo sarili mo para lang ganyan ng mga bagay, ma'am. Hindi yan dumarating, sir. Hindi rin yan hinahanap. Inaagaw yan. Ay, nako. Hindi yan pwede. Eh, kasi mga edad natin ito, hindi na tayo bagay mga mag-inipan, mag-unan serious. Simula nung nabalo ka, hindi ka naka-ano ulit? Hindi ako nagsama. Tagal na nun, natiis mo, hindi ka nakaka-ano ulit? Hindi ko iniisip yun. Iniisip ko yung mga bata, yung kapakanan ng mga bata, yung future nila. Yan ang iniisip ko. Alam mo, kasi that time kong nag-asawa ako ulit. Ano kaya yung future ng mga anak ko at magkakaroon ako ng isang pamilya? So, ang madaling salita, magkaka-production kayo ulit sa pangalawa mong pamilya. Paano na yung lima mong anak? Hindi mo na maasikaso ng maayos. Diba?
Hindi mo na maasikaso yun. 100% talaga hindi mo na maasikaso talaga yung una mong mga anak kasi lima sila. So yung 100% mo na focus mo sa pangalawa mo ng pamilya, simple magkaka-production kayo, magkaka-anak kayo. Ganun ba? So, mapariwari mo yung buhay ng mga anak mo sa una. Na ganun, sorry ha. Yeah. Hirap yun. Pasok ka sa mga ganun na bagay na magdubli-dubli ka. Tapusin mo muna yung una, bago ka sa pangalawa. Ganun lang yun eh. Pero interesado ka na na magkaroon ka ng buwa. Kung mayroong tao nga interesado, talagang hindi mapilit ba? Kasi mayroon magpilit sa isang tao. Alam mo yun, diba? Ganun lang yun. Huwag mo pilitin ang sarili mo sa tao at ang tao naman. Ay, naku. Basta mayroon yun. Sila natin. Ang bait mo na, hindi ka rin nagkadyuwa mula noon. Mayroon yun. Mga chat dati, nung time na yun, wala pa kasing mga ganito eh. Tap-tap lang gamit. Mga chat-chat lang sa Yahoo, mga ganun. So actually, nag-gwan, sasabihin nga nag-meet up sa mga ka-chat. Oh, never po. Never po. Eh kung meron talaga, siguro nag-asawa na ako. Pero hindi, focus ko yung mga bata. Kasi sabay-sabay sila magkukulihiyo eh. Mabigat. Diba? Mabigat. Kasi sa karaos ka na ngayon. Sa karaos ka na. Yun lang. Happy na. Saka naibigay mo na yung responsibilidad mo sa mga bata. Yan lang. Hindi ka rin masisisi ng mga bata mo sa bandang huli. Ganito ang nangyari sa buhay nila. Ganito, ganun. Ganun ba? Isa lang ang focus ko kung talagang buhay sa pamilya. Isa lang ang focus ko. Huwag mo nang dagdagan kasi hindi mo mamasiresolba yung ang pinapangarap ko sa mga bata. So, hahaluan mo nang ng kalukuhan. Kasi saka na sa boses namin, ganun talaga. Alam mo yun, mga hiligay nun, di ba? Dito sa Bacolod, di ba na? Mga salita. Malanding. Ganun kami yung mga iligay nun kasi alam mo yun na basta taga dito ka oriental ka eh. Hindi, bakasyon lang ako dyan sa amin. Hindi ko nga hindi ako mabubuhay dun. Hirap ng buhay sa Bisaya. Isa yung locos. Bakit ano ba ang dipindi siguro sa tao? Dipindi siguro sa tao kahit saang lugar ka. Alam mo, kung marunong ka lang at masipag ka lang, talagang okay naman ang buhay mo. Pero kung upo ka lang ng upo, hintay ka lang ng hintay, ay walang may malalaglaglaglag sa'yo dyan sa harapan mo. Para ayaw kasi ng mga anak ko doon. Kasi kung minsan sa panahon ngayon, medyo may pagbabago yung mga kwan ng mga bata. Sumasabay sa mga lifestyle ng mga di ba nga na iwan ko lang, mga ganun ba? Pero depende kasi. Bundok kasi sa amin, sir, eh. Mahirap mo. Depende lang kasi sa pagpapaintindi sa mga bata. Pero kung tolerate mo rin yung mga kung ano-ano mga kanila, mahirapan ka dyan. Mahirapan. Mayo. Ngayong Mayo, magbakasyon ako. Kita tayo. Wala na ako dyan kasi babalik na ako ng Manila bukas. Ah, Manila ka lang? Manila na ako bukas. Nag-attend lang ako ng alumna namin. No 15. Magpa-flight na ako sa, pupunta na ako ng Manila. Ah, sa Bisaya sa ano. Wala, mga mito nandoon na ako. Mito. Ay, isang bukas ko pa Manila. Mga pa-Manila na ako. Oh. Eh, hanggang lang ko sa Manila. Ah, okay. Walang problema. Oh. Hindi, hanggang ilang araw ka sa Manila. Baka mag-alita, mag-anuhan pa tayo. Kita. Kasi siguro mga 8 days o... Kuna lang natin sa 10 days. Ganun. Kasi marami ngayon mga mag-i-swab ka pa. Ganun ba? Wala nang ganun ngayon, sir.
Ayo pala kay mag-apply ka flow. Mm-hmm. Sige lang magkuhan tayo sa Manila kung anong kuhan mo. Ah. Miwa nandiyan ako sa Manila. Mi Mayo ano sa Manila na ako tapos sa Mayo to. Pupunta na ako sa Bisaya. Ah, oo. Kasi diyan lang naman ako sa Malati. Malapit sa PGH. Diyan ako nagbo-board. Mm. Diyan ako nagbo-board. Sandali lang ako. Sandali lang ako sa amin. Mga 5 days lang ako. Habulin ko lang yung 3 de Mayo doon sa amin. Ah, saan bang punta mo? Saudi? Dumaguete. Saudi. Oh, ah. Dumaguete pala. Sige, bisita ka rin sa mga magulang mo doon. Eh, ganun. Mm. Okay, habulin ko yung 3 de Mayo ba? Masaya din. Ah, oo. Oh, oh. Mm. Okay lang yan ah. Ito, pwede makadaan ka ng Maynila. Ah, oo, makakadaan naman ka talaga ng Maynila kasi sa airport. Direkto ka naman airport. Yun. Kaya mag-meet, kahit pupuntahan ka sa airport, yun lang, makita lang kita. O, makita mo ako. Okay. Go ka na kaagad. Mm-hmm. Yun lang, kahit sa airport mo lang. Mm-hmm. Kung kailan ban mo, kung halimbawa, kaluwas ka na ng Maynila kasi uwi ka ng probinsya. Ano ba, barko ka ba o magkuhang ka? Plane? Aeroplano. Aeroplano para mabilis, nabagal ang barko. Ah, sa bagay, oo. Okay naman. Kung gusto mo, hindi. Ano oras ba yung flight mo sa Pisa Uno? Ano ba? 5 o ano, 7 ng gabi. So, anong terminal? 4? Terminal 3. Ah, terminal 3. Okay, ah. No problema. Message mo ako kung... Sandali lang. Bago mag-alas 8, nandun na ako sa Dumaguete. Oo. Tagit lang yun. Malapit lang naman. Malapit lang naman. Pero kay Sinay pa rin ang bagsak mo, hindi naman Dumaguete. Dadaan, madadaanan mo pa rin Victoria. Hindi, babagsak pa ako sa Dumaguete. Siyempre, sakay ko Dumaguete papunta pang Bayawan. Ay, bakit? May panbayan? May airport na bang Dumaguete? Siyempre naman sir, dati na yan. Ah, meron na pala. Active na pala ngayon ang airport niyo. Kasi dati wala yan, nawala na yan lahat. Ang Oriental at saka yung Occidental, talagang Bacolod talaga. So ngayon, ang Bacolod, wala na, yung close na. Andiyan na sa Silay, ang airport. So, okay naman pala nga na open. And so, hindi na kayo mahihirapan magbiyahe. Dati nagbabiyahe sa yan, eh. Diba? Punta sa inyo. Ganun lang. Eh, magkadikit lang naman kayo ng San Carlos. Malapit lang. Malapit lang naman kung talagang gugustuhin mo magbiyahe pa. Malapit lang ah. Paglagpas mo ng San Carlos eh, Dumaguete na gano'n. Gitna naman ng Bayawan yan eh. Mas Bayawan ah. Sa gitna naman ng Bayawan yan eh, ng San Carlos at saka ng Dumaguete. Ano diba? So kung gusto mo, kung pag lumuwas ka na, pwede kita, kung gusto mo makita mo, makita din kita. Yung pag uwi mo, kahit sa airport na lang. Ah, ganun ba na? Kahit sa airport, kung pag internet ang kwan mo, check-in mo, sige na, go ka na. Ganun lang. Kita na lang. Pero pag makita mo ako ng personal, sir, gustuhan mo kaya ako? Hindi tayo makapagsabi, hindi tayo makapagsalita nang di patapos. Sabihin natin hindi kita gusto, sabihin natin gusto kita, hindi ba ganun ba? Ang ganun, hindi pa lang tayo naman takam eh. Ang ganun. Hindi, baka mamaya eh, pagdating mo sa, sabi mo makita tayo, tapos pag natanaw mo na ako, atrasan mo na pala ako. Ay hindi, hindi naman sa ganun. Tao naman ang kaharap natin, hindi naman ang kung anong klaseng alien. Pero guwapo kasi. Guwapo ka naman eh. Thank you very much. Oo oh, naman, okay lang naman. Thank you lang. Thank you. Thank you very much. Maliwanag yung Thank you lang.
Hindi natin masabi yun. Ganun, hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman tayo ganyan yung bagay yung mga sabihin na pagkakita natin sa tao, tatakbo, magtatago. Ay, hindi ako, ganun. Magtatago lang tayo kung yun ang iaharap natin. Hindi, ganun. Human being, parehas lang naman tayo ng tao. Ba tayo tatakbo? Ba tayo? Hindi yan masamang ugaling ganun yun. Wala na lang kasi sir na. Okay lang kung tanihin ko sa'yo. Okay lang kung magbantayan magkita. Magbangka, mag... Pag lumuwas ka, text ka lang. Bigay ko sa'yo yung number ko. Para mapuntaan kita sa airport. So, kita-kita tayo. Kahit ilang minuto. Oo, ang ganun. So, pagbalik mo, pag-uwi mo, text ka lang ulit akin para mahatid naman kita sa terminal ng papunta ng Ilocos. Di ba Florida kayo? Sa takyan nyo? Yeah. Daan nyo ako, Partas. Okay, Karpas dito. Sa Naipuang. Sa Naipasay. Pasay, Partas. Oo. Kasi yung iba dati, ang yung iba Florida ang sinasabi dito, Sampaloc eh. Diba? Pwede rin. Hindi kasi Pasay na yun. Malapit. Maganda kasi Partas, Pasay. Malapit na rin sa'yo. Malapit lang. Oo. So, kung ano man sa'yo, okay lang. Kung gusto mo, mag-text ka lang sa akin na kapunta ka. Eh, magkita tayo sa airport. Ganun lang. Oo. Ganun lang muna. Hindi lang muna tayo magmamadali na kung ano-ano. Hindi tayo mag-isip ng mga kung ano. Miss lang tayo. Friends lang muna tayo. Kung ano Hindi pa natin mapanyon kasi hindi pa tayo nagkakakilala, hindi pa tayo naging masyado ba? Wala nga, kikilalanin muna natin yung nang maigi yung isa. Para okay yun. Hindi tayo basta-basta nga papasok lang kaagad, pagsisa papasok lang kaagad, ganun, ganito, ganun, ganun, na hindi. Wag muna kasi... Para magano-ano? Parang ikaw sir yung babae siya. Ibig sabihin lang mga kung ano-ano, mga bagay-bagay na hindi maganda ng mga pananalita. Hindi ah. Bakit may plano ka ba, Marlene, na mag-ano kayo? Wala naman? Siyempre naman. Siyempre may nalap ko na yung mag-ano-ano. Namiss ko na yung ano-ano dito. Ay, wag mong kwan ah. Wag mong pilitin sarili mo muna yan ah. Ikaw mo muna yung tao na makakaharap mo para may siguridad naman yung on mo sa kasi ako kasi ako kasi sir, minsan may boyfriend, minsan wala. Ngayon wala akong boyfriend kaya sumasali na ako. Kasi yung mga kausap ko kasi dati last noon, sige pa rin kami, sige rin kami chat ngayon, pero ayun, parang wala man siyang pag-asa na kita kami. Kasi nga sir, no, kasi nga si girl, nahirapan sa mag-manage ng mga resort niya na iniwan ng asawa niya. Kaya naghahanap po talaga yan ng makakasama sa buhay, no? Ganun. Hindi naman tayo, Sir DJ, hindi naman tayo basta-basta nga mag-manage ka agad. Hindi naman sa ganun. At least makilala niyo ang isa't isa. Hindi naman kayo mag-ano. Oh, friend talaga, simple. Umpisa talaga yan sa friend. Friends ko na, umpisa talaga. Huwag muna tayo magpunta sa mga ganyang mga bagay, mga ano-ano na yan ang sinasabi. Huwag muna. Hindi mo naminis, sir? Hindi mo naminis yung ano-ano? So, lalaki. Kung lalaki, kung kamimiss na, sobra kamiss. Pero, kailangan, pag-isipan muna natin yan. Ganyan yung mga bagay. Aba? Hindi tayo basta-basta sabi natin. Tapos may edad ako kumpara sa iyo. 40 size ka pa lang, 57. Mas malawak yung... Aniwala, kaya kay Marlene, binubula ka lang yan. Ilang beses na yan dito sumali, hindi mo kilala yan. Binubula ka lang yan, sir. Alam hindi, ko naman hindi, yan. Hindi, kasi ano eh.
Hindi kasi ako kasi meron kasi akong lalaki na gusto ko talaga pero meron din lalaki. May minahal ho yan dati, nga lang tagal sila nag-LDR, nga lang, hindi naman siya sinulpot. Mahirap kasi yung, sir, mahirap kasi yung LDR, sir, eh, kasi ano yung, kasi hindi kayo nakikita ng personal, sa lagi sinasabi na patingin niya. Mahirap kasi yung mga LDR ngayon, eh, gusto lang lang tumingin. Eh, simple, alam nga naman nga ipapakita. Sir, ano naman papakita mo yan, hindi yung nakakahiya naman. Ay, sir, marami na kong LDR eh. Alam mo mga lalaki ngayon, sir, gusto nila sa LDR lang kasi kung bumibigay ka na patingin, ayun, gusto na lang nila yun, sir. Siyempre, pag magpapakita ka, masanay ka na. Tuwing sabi na magpapakita, magpapatingin ka. Siyempre, gusto mo na patingin. Madam Marlin, no? Iyan lang ang sinasabi ko sa'yo. Kilalanin mo muna yung tao bago ka mag-usual sa ganyan yung mga bago. Kaya. Kaya mahirap mag-LDR, kaya ako kasi, gusto ko. Hindi lang bastos ang ma-encounter mo dito, pati scammer ma-encounter mo pa. Ah, ganun ba? So, aware tayo dyan. Gusto ko kasi yung magkikita agad ng ano, gusto ko kasi magkita ng personal. Oh, yun talaga. Di ba yung dati? Kapag ano naman. Magkita ng personal. At iba kasi kaysa sa LDR, or I mean, no? Kung naniligaw ka, dapat personal, no? Kung gusto mo makilala lang ng lubusan isang tao, hindi sa online, sa personal kailangan makita mo. Hindi naman no magkita kayo, mag-ano kayo kagad. Hindi nga naniligaw. Depende naman yun, DJ. Pag oras na makikita kayo ng personal, pag nagkagustuhan kayo sa isa sa, bawat isa sa inyo, hindi naman yung mag-ano kayo mag-ano. Mag-ano? Diba? Huwag kang mapalata, Merlin. Uri patron na karoon. Para sa akin kasi matanda na ako. Kung gusto mo isang lalaki makita kayo ng personal, bakit pakipot-sipot ka pa? Oh, tama. Oh. May kailangan enjoy mo yung buhay mo na tira dito sa mundo, no? Oo. Oh, 'yun naman pala eh, no? Kung gusto mo isang lalaki at gusto ka, ngayon lang mahirap, Merlin. No, pag gusto mo siya, ikaw hindi gusto. Hindi naman lahat ng enjoy ay hanggang sa dulo yung enjoy mo. Meron din ang pag-i-enjoy mo, may kapalit na. Oo. Oh. Okay, kasi wala namang kapalit yan kasi nga sabi niya dito dati, sir, minupos na siya. Tutuloy matang. Nakwinto niya na. Ilang beses na ho yan dito sumali si Madam Merlin. Safe na daw kasi minupos na daw siya. No, enjoy niya na tira niyang buhay dito sa mundo. Hindi pa ako minupos siya. Grabe ka naman dito. May katas pa ito. Hindi pa ako minupos na yun. Kasi nga, yung mga kausap ko, hindi naman ako pinuntaan ng personal, hindi naman kami nakikita ng personal. Kaya, anong silbi nun? Ayaw ko naman lang. Hindi naman ko pinuntaan. Hindi na ako namimili ngayon ng tao siya, magwapo man o pangit. Basta, puntaan ako ng personal at magkita. Kasi sa personal mo malalaman kung targang mahal mo siya, pero sa cellphone siya. Yan nga yung sabi. So, kilalanin mo mo. Oo, ganyan nga yung sabi ko. Kasi nahirap mo yung lang magsiwala ka kaagad sa taong kakakakilala mo lang. Madadapa ka dyan kasi hirap yun pag nadapa ka baka hindi ka na makabangon. Kaya ganun ba? Yung sa kanya kasi sir gusto niya lang ma-enjoy ba? At least alam niya naman papasok siya sa ganyang komplikadong sitwasyon. Hindi masayang yung time na na-enjoy siya kasi yung buhay nga kinabukasan madido ka na di mo alam. Kaya nga, at least natikman, at least nakatikim, no? Oh, grabe si Merlin. Nakatikim ng ano? Ng ano? Sir, makatikim ng ano? Ng ano? Ng himaya. Kasi hindi natin alam yung buhay natin hanggang saan lang tayo, at least nakatikim tayo ng ano? Alam mo, so, kung sa bagay, no, hindi naman talaga mawala yan sa tao, sa atin. So, kung pag-isipan natin ng malalim, may mga anak ka na, so, ilang anak mo. So, ibig sabihin, doon pa lang sa lima mong anak, kuhan ka na doon, covered ka na doon sa kalipayan. Bakit? Sa kuhan mo doon. Bakit ginagamit ka ba ng anak mo?
Hindi, I mean kasi nga, ilan na ang anak mo, simple, hindi ko sinabi nga ginagamit, mas, hindi na yun maganda yun ah. Hindi ko sinabi na gano'n ah. Yung ibig kong sabihin, ilan na yung anak mo, lima na yung anak mo, so it means to think nga, sa kadami-dami ng nagawa. Eh, punto nga ni Gil sir, iba pa rin yung anak, kaysa naman sa turjak, yun po ibig niyang sabihin. Hindi naman nagagawa. Yun. Yun, alam mo, Si Merlin talaga ayaw pa diretsahin eh. No? Tingin ko kasi sa mga pananalita mo, alam ko yun eh, didiretsahin na kita. Libog lang yan, madam. Huwag mo... Sir, huwag kang magpadala dyan, sir. Ginujoke ka lang yan. Ay, totoo yun. Sabihin ko sa'yo. Joke lang yun, sir ha. Eh, huwag mo koreksyonan, sir. Good vibes lang tayo dito. O parang napapakipot. Masyado naman seryoso eh. Hindi. Alam mo sir, masyado ka naman ano. Hindi nga kasi ikaw kilala Merlin, kasi ngayon ka lang nakausap. Ako kasi si Merlin, matagal ko na followers to. Sumali na to sa Love Lines, lahat ng pinagdaanan niya nung nasa probinsya ho siya, nasa bukid pa ho siya, no, yung mga pinagdaanan niya sa pamilya niya, kaya... Ay, nakapag-asawa na rin na mas bata, kilala ko to, sobrang hirap din ng buhay nila. Kung nasabi naman ho niya kanina na ayaw niya doon sa probinsya, ultimong bigas nila, no? Ilang kilometro yung tinatalon yan para makapag-aral. So, nagsumikap siya, nakapagpundar ng business. Kaya ngayon, kung nasabi niya man yun kanina na ayaw na doon sa probinsya kasi hirap din ang buhay ng mga anak niya. So, ngayon po, nagsikap din po siya, pumunta din siya ngayon dyan, dito sa North Luzon. Kaya para maibigay yung kinabukasan ng mga anak niya. Kasi matagal na ho ito sumali si Merlin dito. No, ilang taon na ho itong follower, sumali ito kahit sa budot. So, ikwento niya lahat ng buhay niya. Kaya good vibes lang yan. Gusto niya lang maki... Ano. Pero kung magkita kayong dalawa ngayon, sir, ayaw mo talaga ibigay yung paglalaki mo. Kasi minupos naman si Merlin. Hoy, hindi ako minupos. Huwag naman, DJ. Hindi pa ako minupos. Oh, basa pa ito. Grabe ka naman, puyo naman agad. No. Hindi kaya yan tayo makandito sa mga salita na yan. Oo. Good vibes lang. Open-minded naman tayo lahat. Hindi kaya tayo mablock ng kandito. Okay lang yan. Basa pa daw. Sabi ni Marlin. Okay. Bakit kay i-block? Hubad ka ba kay i-block ka? Grabe ka naman. Tulong naman eh. Hindi. Mga kalita nga pa sa mga ganyan. Bawal din naman yan sa mga... Don't worry ah. Naka-ban naman yung Facebook ko ngayon. Maraming violation to. Kaya naka-ban to ngayon. 18 na nabab lang tayo. No problem. Kaya minsan makita nyo matino ako kausap. Kasi alam ko naka-public eh. Pero ngayon kasi limit yung audience natin. So yun na lang, kung gusto mo pag uwi mo, i-text mo ako. I-lista mo yung number ko para nga kuhan mo. I-text mo ako, coming ka na, papunta ng airport. Puntaan kita ng airport, ganun yun. Ayun, oo. Sige, Madam Merlin, parang ito na yata. Oo. Ha? Si Madam Merlin ba, parang ito na yata yung hinahanap mo, Merlin. Maka dagdag ka pa pala nito kasi hindi ka pa minupos. Hindi pa ako minupos, no? May ano pa ito, may... Oh, sige na. Overtime na tayo. Thank you sa inyo. Good luck na lang, ha. Okay, bye-bye. Sweetheart. One thing, sweetheart. Bye-bye. DJ. Sa mga matatagal na nating followers, no, napanood nyo yung kwento ni Merlin dito nung mga, siguro mga 2 years ago na. Nagkwento niya rin buhay-buhay niya, no, naging single mom siya, no, naging miserable buhay nila, no, dami niyang pinaghirapan, no, hirap sa buhay. Nagkwento niya ho yun, last year po ba yun? Nagkwento niya yung bata pa daw siya, no, pamilya nila, kaya biktima ng panahon, nakapag-asawa ng maaga, no. Nagsikap yun para maabot ni pangarap niya para sa mga anak niya. Hindi yun ba basta papatol sa lalaki ha? Ginugod vibes lang kayo ni Merlin. Itaya niya yung tatlong resort niya. No? Itaya niya yung tatlong resort niya para sa kinabukasan ng mga anak niya.
hirapnya, grabe hirapnya maabot pangarap niya makapagpunda ng resort niya. Tapos basta-basta na lang mag-asawa. Kala nyo maluko nyo yun? Kasi yung kausap niya nga dati, gusto ng lalaki. PWD yung lalaki, gusto ng lalaki, puntahan ni Merlin. Sabi ni Merlin, sa'yo nalang itits mo. Magaling yan sumayaw sir ng budots.